Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming mga eksperto ang naniniwala na malaki ang tsansa na magkaroon nga ng giyera ngayong taon. Pero sa takbo ng bawat sandali, wala kahit na sino sa atin ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ngunit siguradong marami ang humihiling na wag sana itong mangyari. Subalit sa lumalalang iringan ng mga bansa, bunsod ng kani-kanilang pagpapalakas, tila mas nalalapit na tayo sa katotohanang posibleng ang mangyari ito. Ano nga kaya ang itsura ng makabagong digmaang ito? Ano mga bansa ang masasangkot at alin ang pinakamapipinsala? Ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang NATO at Amerika na magpadala ng mga advanced weapons sa Ukraine ay upang mapigilan ang paglala ng kaguluhan. Iniiwasan nilang lumawak pa ang nasasakupan ng gulo at mas dumami pang mga bansa ang masangkot at baka mangyari na ang World War III na kinatatakutan ng lahat. Ang kaguluhan sa Ukraine dahil sa panghihimasok ng Russia sa kanilang teritoryo, ang pagiging agresibo ng China sa pagpapalawak ng kanyang nasasakupan, at pakikialam din ng North Korea, Amerika, Japan at kung ano-ano pang mga bansa. Kasama na ang nagaganap na kaguluhan ngayon sa pagitan naman ng Palestine at ng Israel ay ilan lamang sa napakaraming dahilan ng pagsisimula ng digmaan sa makabagong panahon. Sa kasalukuyan kasi, mas nagiging agresibo na ang bawat bansa pagdating sa pagpapalakasan at pakikipagpaligsahan sa ibang mga bansa. Kung magkaroon man ng digmaan sa panahon ngayon o sa hinaharap, mahahati ang mundo sa dalawa. Una ay ang demokratikong panig na pamumunuan ng Amerika habang ang kalaban ng Manila ay ang authoritarian group na pamumunuan naman ng bansang China. Kung mangyari man ito, isa lamang ang sigurado, hindi ito aabot sa nuclear war dahil na din nais ng mga leader na may mapakinabangan pa sila sa mga bansang kanilang sasakupin matapos ang giyera. Hindi din naman lahat ng mga bansa ay maapektuhan ng pantay-pantay. Magiging sentro ng digmaan ang Europa at Asia kung saan ang dalawang magkalabang alyansa ay nagkukuta. Isa na ang Ukraine sa pinakamaapektuhan nito. Lahat din ng mga bansa na nasa silangang bahagi ng Europa ay manganganib, lalong-lalo na ang mga bansang Estonia, Latvia at Lithuania na malapit lahat sa Baltic Sea. Umalis ang mga bansang ito sa Soviet at naging miyembro ng NATO noong taong 2004. Maaring muli itong sakupin ng Russia upang magkaroon ng kontrol sa Baltic. Ang mga bansang ito ay siguradong magiging battleground sa away ng Russia at NATO, kaya siguradong mapipinsala ang mga ito ng malala. Isa pa sa mga bansang siguradong mapipinsala ng malala ay ang bansang Taiwan. Bukod sa nasa daanan nito, ang Taiwan ay tahanan din ng mga most advanced semiconductor industry sa mundo. Mahalaga din ang ginagampanan ng bansang ito pagdating sa politika. Sa mga nauna ko ng video, nabanggit ko na nanais na din ang China na kontrolin ang Taiwan. Ayon kasi sa kanilang kasaysayan, ang Taiwan ay dati lamang na probinsya ng China subalit dahil sa Cold War, sa pagitan ng Chinese Communist Party at ng Nationalist Party, nahiwalay ito at nagsarili bilang isang bansa. Pinapangarap ng China na mabawi nila ang Taiwan bago pa man sumapit ang taong 2049. Kung hindi man magtagumpay na sakupin ng China ang Taiwan kahit pag ginamitan pa ito ng kung ano-anong mga estratehiya, sa liit lamang ng Taiwan kung ikukumpara sa China ay tiyak na sa iilang advanced ballistic missile pa lamang ng China ay tiyak na madudurog ang Taiwan. Mula sa military assets ng Taiwan, government offices, mahalagang mga gusali at maging mga sibilyan ay tiyak na mapipinsala ng malala. Ang pagkawasak ng Taiwan ay siguradong mararamdaman naman ngayon ng ibang mga bansa dahil na din sa nasa Taiwan ang paggawa ng mga advanced semiconductors, ang magiging impact nito sa ekonomiya at sistemang pinansyal sa ibang mga bansa ay siguradong hindi din magiging maganda. Bukod sa Taiwan na pilit na inaangkin ng China, sa kasalukuyan ay patuloy din ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea. At ang nangungunang nakikipagmatigasan dito ay ang China at ang mga bansang nakapalibot dito.
Sa mga nagdaang taon ay nagawa na ng China na makapagpatayo ng mga artipisyal na isla sa South China Sea. Hindi lamang ito mga basta isla kundi mga base militar na din. At sa naon ako ng video, ang mga base militar na ito ay armado ng mga kagamitang pangdigma na naghihintay lamang ng tamang panahon upang magamit. Ang Pilipinas at Vietnam ang nangungunang mga bansang tumutuligsa sa mga islang ito ng China. Ang ilan kasi sa mga ito ay nakatayo sa teritoryo ng Pilipinas at ng Vietnam. Pilit pa din kasing iginigit ng China ang kanilang basehan na 9-dash line na mapa na sumasaklaw sa 90% ng South China Sea. Nabanggit ko na kung gaano kahalaga ang ginagampanan ng South China Sea upang ito'y pag-agawan. Ang South China Sea ay napakahalagang bahagi ng karagatan sa Asia. Pinalilibutan nito ng Vietnam, Pilipinas, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Thailand. Pinaniniwalaan na ang mga parteng ito ng ating globo ay may nasa 28 billion bariles ng oil reserves, 266 trillion cubic feet ng natural gas, at hawak din ito ang 1/3 ng marine biodiversity ng mundo na mahalagang bahagi ng ating ekosistem at ang napakaraming iba't ibang klase ng isda at yamang dagat sa lugar. Kung hindi pa sapat ng mga ito na maging dahilan upang pag-agawan ito ng iba't ibang mga bansa. Alam nyo ba na ang South China Sea ay isang napakahalagang trade route o ruta na dinadaanan ng mga barkong nakikipagkalakalan? Noong taong 2019, nagkakahalaga ng nasa humigit kumulang $3.37 trillion na worth of global trades ang dumaan sa South China Sea. Ito ay nangyayari taon-taon. Ang mga pangunahing ruta na papunta at paalis na ng mga barko ay nasa Pacific at Indian Ocean. Ito ay dumadaan sa kipot ng Malacca at sa South China Sea. Ang mga bansang nabanggit na nakapalibot sa South China Sea ay hindi mapipinsala tulad ng mangyayari sa Estonia, Latvia, Lithuania, Taiwan, pero siguradong apektado din ang mga ito kahit paano, lalo na kung makikisa ang mga bansang ito tulad ng Pilipinas sa koalisyong pinamumunuan ng Amerika na naisipaglaban ang EEZ ng mga bansa. Ang Chinese Navy ay siguradong gagamitin ang kanilang mga military bases sa South China Sea upang atakihin ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam, at iba pang bansang hindi sang-ayon sa China. Hindi man sentro ang mga bansang ito ng kaguluhan, sigurado maapektuhan ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad na lamang ng Pilipinas. Ang digmaan ay sigurado makakarating din hanggang sa hilagang parte, at kung may isang bansang tiyak na mapipinsala ng malala, ito'y walang iba kundi ang South Korea. Sigurado kasi naaabot ang digmaan hanggang sa Korean Peninsula. Ang dalawang bansa, ang North Korea at South Korea, ay matagal nang hindi magkasundo at nagtatalo. Ang North Korea ay kilalang kaalyado ng China. Malaki ang pagkadepende ng North Korea sa pagpapatakbo ng ekonomiya nito sa China. Kung walang suporta ang North Korea mula sa China, siguradong wala ding maipagmamalaki ngayon ang North Korea. Kaya kung maganap man ang digmaan, siguradong sunod-sunuran ng North Korea sa kung anumang ipapagawa sa kanila ng China. Makakatulong ang North Korea na pigilan ng mga bansang nais tumulong sa Taiwan kabilang na ang Amerika. At dahil nasa dulo nila ang South Korea, siguradong ito ang unang maapektuhan sa gagawing aksyon ng North Korea. Tiyak din na sasamantalahin ang pagkakataong ito ng North Korea na igiit at ipaglaban ang matagal na nilang nais na makontrol ang buong Korean Peninsula. Naniniwala kasi ang North Korea na sila ang lehitimo at dapat na mamahala ng buong Korean Peninsula. Sa tulong ng China at sa armas na meron ang North Korea, siguradong madali lamang para sa bansang ito na atakihin ang Seoul, ang kapitolyo ng South Korea. Ayon sa isang ulat noong taong 2020, nasa 200,000 mga sibilyan na maaaring mamatay sa Seoul sa isang oras pa lamang ng pagbomba ng North Korea gamit ang kanilang mga artillery. Bukod sa mga tao, tiyak din na madaming mga mahalagang gusali ang South Korea na mawawasak at magiging dahilan ng pagbagsak din ng kanilang ekonomiya na mararamdaman naman ng buong mundo. Ang South Korea kasi ay tahanan din ng ilang mga naglalakihang kumpanya na kilala sa buong mundo tulad na lamang ng LG, Samsung at Hyundai. Ang pagkasira ng mga kumpanyang ito ay siguradong maghahatid na malaking pinsala para sa global supply at magpapabagsak sa ekonomiya ng South Korea. Ang South Korea na noon ay naghihirap ay may tuturing na isang malakas na bansa ngayon pagdating sa ekonomiya. Subalit kung magaganap ang digmaan, siguradong mahihirapan silang muling makabangon at ibalik ang lahat sa dati.
Samantala, habang sinusugod ng North Korea ang South Korea, siguradong ang North Korea ay mahina na dahil sa depensa at pakikipagpalitan ng bomba ng South Korea. Sa pagkakataong ito, sa pagdating ng pwersa ng Amerika upang sumaklolo, sigurado na madali na lamang para sa kanila ang pabagsakin ng North Korea, lalo na sa pagiging air superior ng Amerika. Bukod sa Korean Peninsula, isa din ang Japan na nasa Asia sa mga pinakamapipinsala kung maganap man ang digmaan. Madami din sa bansang Japan ang mga base militar ng Amerika, partikular na sa Okinawa. Ang mga base na ito ay magiging easy target lamang ng mga ballistic missile arsenal ng China. Bukod dito, ang Japan ay mayroong ding territorial dispute sa China dahil naman sa Senkaku Island na pilit ding inaangkin ng China. Ang Japan ay mayroon ding territorial dispute sa Russia sa pinakatimog na bahagi ng Kuril Island. Naglunsad din ng mga ballistic missile testing ang North Korea sa airspace at katubigan ng Japan noong mga nakaraang taon. Ang Okinawa ay tiyak na mapipinsala ng malala. Kasama pa ang isla ng Honshu dahil na din sa mga base militar ng Amerika na naroon din. Upang hindi magamit ng Amerika ang Japan, maaaring paulanan ng North Korea at China ang Japan ng mga missiles at hindi na makadepensa ang mga ito. Hindi naiisipin ng China at North Korea na baka madamay ang mga sibilyang Hapon dahil kahit ang kaalyado nilang bansa na Russia ay wala ding pakundangang idinadamay ang mga sibilyan sa Ukraine at Syria. Man kung magkakaroon ng digmaan, bukod sa wasak na mga gusali sa Japan ay mag-iiwan din ito ng maraming mga sibilyang wala ng buhay. Sa mga nangyayaring ito, tila mas maraming mga kaalyansa ng Amerika ang masisira kumpara sa mga kaalyansa ng China. Kung titingnan naman natin, ang Belarus ay tiyak ding sasalo ng malaking pinsala sa digmaan, bukod kasi sa nasa pagitan ng bansang ito ng Russia at ng mga bansa sa Europa. Nakadikit din sa Belarus ang mga Baltic States na akin ang nabanggit kanina. Kadikit naman ang Belarus ay ang Poland na tiyak na mapipinsala din. Hindi man ito ganoon kalala, magiging daanan kasi ng NATO ang Poland upang atakihin ang Belarus at Russia. Ang bansang China ay siguradong malaki din ang magiging pinsala, hindi man gaanong apektado ang mainland nito. Ang mga syudad naman ito tulad ng Beijing, ang mga pangunahing sasalo ng mga missiles mula sa kalaban. Sa laki ng China at sa taas ng seguridad nito, tiyak na hindi China ang pinakamapipinsala kung maganap man ang World War III. Wala mang nakakalam kung kailan ito mangyayari. Mas mabuting sama-sama na lamang tayong manalangin upang maliwanagan ang bawat namumuno ng bawat bansa. Ang videong ito ay hindi ginawa upang takutin ang sinuman sa mga posibleng mangyayari sa hinaharap, kundi pagpapaalala lamang ito na dapat ay lagi tayong maging handa sa kahit na anong mangyayari sa hinaharap at laging magdarasal para sa kapayapaan ng buong mundo.